Lumalakas ang ulan. Uwi na tayo. Sa ibang araw na lang natin i-test. Subukan ulit natin itong sapatos. Hindi na umulan. km guys. 8 km. 10K easy run, average pace 6 minutes and 53 seconds, average SR 124, plus 2 km kahapon yung hindi ko tinuloy dahil sa lumakas yung ulan. So naka 12 km na tayo dito sa sapatos. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 Degrees official store para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Yung upper mater nito ay jacquard na medium thickness na may dalawang layer. Yung upper design nito guys ay maraming holes. Ayan. And then yung sa loob na layer ay buo siya na parang mesh. Tingnan nyo guys kung may pumapasok na ilaw doon sa loob ng sapatos. May pumapasok na ilaw doon sa loob ng sapatos. So, ibig sabihin, breathable pa rin itong sapatos na to kahit double layer yung upper material niya. Guys, meron itong 7 lacing holes at malapad na tongue na malambot. Dito naman guys, sa heel part ay malambot na medyo makapal. Tapos, malambot yung part na to. May hawakan. At ang lapad ng kanyang reflector na design. So, kitang-kita yan kapag madilim. Kapag tumatakbo tayo sa madilim na kalsada. So, tingnan naman natin yung insole nito. Ah, makapal. Na flat lang. Yung midsole nito guys ay may nakalagay na quick foam. And then, malambot siya. Ayan guys, so nabibend ko. Ang lambot, no? Tapos kapag papakaramdaman ko yung midsole, ang soft niya. Wala silang details na nakalagay kung gaano kakapal yung midsole nito para malaman natin kung ano yung kapal ng forefoot and yung rear foot. Subukan natin sukatin. Guys, estimated lang to. Forefoot ay 24.1. Ayan. Rear foot ay 33 mm. Ayan, sa rear foot. So, ilan yun? 24. So, meron itong 8 mm drop. At tumitimbang ito ng 256 grams sa size ko. Yung rubber outsole nito ay makapal na malapad. And then, hydrophobic yung design nitong outsole niya. Para sa basang kalsada, at meron tong properties na maayos ang grip at anti-slip. Guys, yung appearance naman ito para sa akin ay simple and clean. Na pwede mong ipangtakbo at ipanglakad. Yung pupunta ka ng mall, ganon. Unahin ko muna yung toe box nito at sizing bago natin pag-usapan yung performance nito. Yung toe box nito ay roomy, comfortable at pwede sa normal na lapad na pa at medyo malapad na pa. At yung sizing nito guys ay true to size. So, pag-usapan natin ang naging performance nito. Yung unang takbo nito guys ay 2 km. At ang lakas ng ulan noong time na yon. Maayos ang grip ng outsole nito. Naka 12 km na ako dito guys. Tingnan nyo yung outsole nito. Para sa akin, durable yung outsole nito. Stable siyang itakbo. At guys, magaan siyang itakbo. Mabilis man o mabagal yung takbo ko. Guys, unahan na kita. Nasa 2,000 pesos itong sapatos na ito. So, huwag tayong mag-expect ng sobra. Pagdating sa midsole nito guys, ay malambot siya. Pero hindi siya bouncy. Hindi siya responsive sa mabagal na takbo.
as in flat yung pakiramdam ko. Naisip ko habang tumatakbo, baka kailangan ko lang i-break in para masanay ako sa mid-zone nito. Pero nasa 4 kilometer na ako. Ganun pa rin yung pakaramdam ko. Nag-try akong bumilis ng konti, mga pace na 5 minutes and 20 seconds. Doon ko palang naramdaman yung bouncy feeling. Pero hindi ganun kalakas. Kulang pa rin para sa akin. Tapos nag-try din ako mag-sprint mga 100 meters. Doon ko naramdaman yung responsive ng mid-zone nito. Sakto lang, hindi ganun kalakas. Pinakaramdaman ko to hanggang 10 km, kaso sa 9 km parang gusto ko nang tumigil kasi nakukulangan ako sa performance niya. Sa tingin ko, itong sapatos na ito ay para sa mga short distance lang, mga 5 km to 8 km. Kasi sa 9 km, naramdaman kong dumadapa na yung mid-zone nito. So worth it pa bang bilhin ito? Para sa akin, syempre naman. Marami na akong nasubukang ibang brand ng sapatos. Magkakaiba yung pakiramdam nila sa midsole. Kailangan mo lang masanay para maging okay kayo. Parang kayo, dati ayaw nyo sa bawat isa pero ngayon, kayo na, di ba? Tapos kung ang pakiramdam mo sa sapatos ay hindi siya komportable sa mabagal na takbo at komportable siya sa mabilis na takbo, dun mo lang siya gamitin sa mabilis na takbo. Sundin mo ang pakiramdam mo. So kung tatanungin mo naman kung saan ko gagamitin tong sapatos na ito, dahil sa naramdaman ko sa kanya na may responsive siya sa mabilis na pace, kapag may diin yung stride ko, gagamitin ko to sa interval tulad ng mga 10 times 400. So, yung 10 times 400, ang equivalent nun, 4 kilometer. Kung may rest kang 1 minute, aabot lang siya ng 5 kilometer. So, kung meron ka namang warm-up na 1 kilometer, and then cool down mo ay 1 kilometer din, aabot lang siya ng 7 kilometer. Sakto na yon para dito sa sapatos na ito. So, kung interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat. And run safe.